kapag ganyan ka-agree na may moisture pa ang lupa, kung makapansin nyo, mabilis ng agos ng tubig, oh, mabilis. Kaya matipid din tayo sa konsumo kahit gumagamit pa po tayo dyan ng dekurudo or lalo na nga yung dekuryente na patubig na katulad na sa akin, talagang matipid po ang patubig kapag ganyang dekuryente ang gamit natin na water pump. Tingnan nyo, oh. Ang bilis ng gulong ng tubig kasi nga basa pa po yung lupa niya, may moisture pa yan. Ngayong araw mga ka-agri, ito patubig tayo ng kalamansi. Yan din ang topic natin ngayong araw tungkol po sa pagpapatubig ng kalamansi. Lalo-lalo na nga po yung may mga bunga at may mga bulaklak po tayong inaalagaan sa ating kalamansian. At ang tanong ng isa natin subscriber ay tungkol din po dito sa pagpapatubig mga ka-agri. At yan din po ang topic natin ngayon tungkol po sa pagpapatubig. Ang tanong po niya sa atin, gano'ng katagal daw po ba ka-agri ang sunuran o yung interval ng pagpapatubig kapag ka po nag-aalaga ng bunga at bulaklak dito sa kalamansi. Para sa akin, kapag ka po talaga ganitong summer, yan nga yung tubig natin, no, maagos na yung mapasin yung pagpapatubig daw. Pagka po ganitong summer, kailangan po talaga ng madalas na patubig ng ating kalamansi. Kailan nga ba yon? Kailan nga ba ang ulit ang sunuran ng kalamansi natin? Ako masasabi ko mga ka-agri, kapag ka po ang kalamansi ninyo ay tulad ng lupa ng aking kalamansian, medyo buhanginin, buhaghag, madaling matuyo. Kapag ka patubig mo, kapag ka tanggal mo ng tubig dyan at inilipat mo sa kabilang row, tayo agad dyan. Ibig sabihin, mabilis matuyo yan. Para sa akin, 5 to 6 days po ang ulit ng patubig. Bakit po gano'n? Napakabilis naman mga ka-agri. Kasi mga ka-agri, ang kalamansi po na inaalagaan natin yung bunga at bulaklak, nako, kailangan po talaga niya na nangangailangan lagi yan ng patubig. At kailangan makasipsip lagi po yan ng tubig para healthy at hindi may kakahulog ang bunga ng kalamansi mo. At kung ang lupa nyo naman ay medyo clays, medyo palagkit, matagal kumapit ang basa, ang masasuggest ko, 7 to 8 days ang ulit po ng ating patubig, mga ka-agri. Medyo matagal ng konti ito kumpara dito sa lupa ng katulad ng sakit, mga ka-agri. Yun, kung lupa ng kalamansi nyo, medyo clays, medyo matagal ng konti, kahit weekly o kaya 7 to 8 days yan, pwede na po yan. Kung talagang ano, kahit 10 days pwede yan, kung talagang medyo talagang mababa yung lugar nyo, talagang yung moisture ng lupa ay matagal talagang mawala, yun, para sa akin, kahit 10 days sagad ka na doon, huwag ka nang lumampas pa doon, mga ka-agri. Ganun. Depende po tayo sa dalas ng patubig natin, depende sa lupa ng tinamnan natin ang kalamansi, mga ka-agri. Katulad ko nga dito, medyo buhanginin, madaling matuyo, 5 to 6 days lang, ulit na po tayo ng patubig. Bakit po? Yung ating kalamansi, kahit na yan ay may moisture pa o medyo basa-basa pa ng konti, hindi pa po siya yung kumbaga tigang, hindi pa siya tigang o hindi pa siya tuyo, tuyo-tuyo talaga, yan po, inuulit natin ng patubig yan para mabilis lumaki yung bunga ng kalamansi natin. Kapag ka-summer na ganyan, lalo na kung volume yung bunga o yung bulaklak ng kalamansi ninyo, kailangan talaga alagaan sa patubig yan mga ka-agri. Napalaking bagay ng sustentado po tayo sa patubig. Hindi ngunit may moisture content pa ang ating lupa, meron pang kahit mga 30% moisture, ay patubigan na rin po natin mga ka-agri. Iba po yung nakakasipsip madalas ng tubig ang kalamansi na pinapubunga at pinabubulaklak. Mabilis lumaki ang bunga. Bukod pa nga po doon, naiiwasan po yung maraming pagkahulog ng bunga o bulaklak. Kasi ang kalamansi na nadadry masyado sa pagpapatubig, yung nagpapatubig ng halos 1 beses ang buwan o 2 beses ang buwan, yan may posibilidad pong medyo nahuhulog yung ibang mga bunga niyan. Kasi kinakapos po sila sa patubig, lalo na nga yung mga madaling matuyo o mga buhanginin na lupain. Yan, medyo kailangan talaga may madalas na patubig dyan mga ka-agri. Ganun. Yun ang para sa akin mga ka-agri. At ako, yan po ang lagi kong ginagawa dito sa kalamansian ko. Kung mapansin nyo nga, pakita ko sa inyo yung mga hindi ko pa napapaagusan. Bukod dito, doon sa kabila, pakita ko sa inyo yung moisture niya at inulit ko na uli.
mga kaagri. Ito kaagri, kasalukuyan ang patubigan na yan, natutubigan na dito tayo sa hindi pa naagusan. Ito. Ito yung kalamansi ko, kung ano yan eh. Dito sa bandang dulo, kung mapapansin nyo, medyo dikit-dikit na rito yung kalamansi. Medyo mas malago kasi talaga dito. Kaya ito, lagi naliliman ito. Kung mapapansin nyo nga, maraming lilim, di ba? Ito, may moisture pa po ito. Siguro nasa 20% moisture pa po ito. Yung lupa ng kalamansi ko, kung mapapansin nyo. Oh. Hindi pa po siya tuyo. Kumpara natin dito. Kumpara natin po dito sa ibabaw, napilapil niya yung harang niya. Talagang tuyo na yan, tuyo yan. Yan ang maputi. Hindi po natin hinahayaan maging ganyan yung kalamansi natin, yung lupa ng kalamansi natin. Kasi may inalagaan tayong bunga. Kaya ganito pa lang siya, may moisture pa kahit pa paano, nasa 20% yung moisture niya sa lupa. Ay kailangan na po natin itong tubigan. Kapag ka po volume yung bunga ng kalamansi natin. Tulad ng sa akin na ito mga kaagri, may mga bunga na yung kalamansi natin. Tulad nyan, marami tayo naalagaan na mga bunga na maliliit. Kaya yan, nangangailangan talaga lagi ng patubig ito kapag ka ganito ang tagaraw na mga kaagri. Yan o. Ayan o. Yan, hindi mo dapat dinidelay sa patubig yung mga ganyan. Kung mapapansin nyo sa akin, katatagtag lang yan. Pero ang lalaki na agad. Kailan lang natagtag yung bulaklak nyan. Pero malalaki na. Mabilis lumaki kasi nga sustentado yan sa patubig mga kaagri. Oh. Iba nga mga kaagri na mga bulok na petals hindi pa nga natatanggal eh. Oh. Yan. Pero malalaki na agad yung bunga. Kasi nga dahil sa patubig natin na madalas, yan ang pinaka-importante. Madalas na patubig kapag ka po tayo ay nagpapalaki ng bunga at nagpapabulaklak. Ganoon mga kaagri. Para mabilis tayong umani at malulusog at healthy yung mga bunga. Mabigat sa timbang mga kaagri yung mga healthy na bunga. Kumbaga yung tubig niya na nasa loob ng bunga na yan, punong-puno. Matimbang po yan mga kaagri. Madaming timbang, madaming ani sa kalamansian mga kaagri. Yan o. Ilan mga kaagri, madalas na patubig at para magandang ani ang ating anihin dito sa ating mga ipinabubunga na kalamansi. Pero syempre, depende po yan doon sa dalas ng patubig natin. Kung wala naman tayong pinabubunga, ay pwede na po yan kahit na 15 days interval kung wala naman po tayo nalaga ang bunga. Kung summer, para lang hindi masyadong madry yung puno ng kalamansi natin, pwede na po yan 2 times a month ang patubig kapag ka po walang bunga. Pero pagka may bunga, ibang usapan na po yan. Kailangan mas madalas na patubig para mabilis lumaki, iwas hulog, at mas magandang ani, mas matimbang na ani, mas magandang kita, mga kaagri. Yun, hanggang sa susunod na lang na vlogs, happy farming!